solid. Hi sir. Ah, magtitingin lang, ma'am. Sige sir. Ngayon, so napintura na yung ating sasakyan. Ano, ayos. Ayos, oh. Pwede pang hila ng truck yan. Ito, ano to? Bomba? Wireless. Yan yung wireless. Sup guys? Maulan na naman. Gamit natin ang ating jet ski. Pasana naman ang daan. Ngayong araw pupunta tayo sa Decathlon. Tindahan yun ng pang hiking, pang camping, pang sports. Basta pang active lifestyle ng mga athlete. Ganon. Basta sports. Kahit umuulan, lumabas tayo kasi napakalapit lang ng Decathlon. Dito lang yan, located sa SM Clark. Umuulan mo maaraw, pupuntahan natin yan. Ang mali ko lang, hindi ko kaagad sinuot yung aking kapote kasi tuyo pa nung umalis ako sa bahay. Naging interesado ako pupunta dito sa Decathlon kasi nakita ko yung mga tinitinda nila doon, napakamura compared doon sa mga camping gears and equipment na binili ko sa Rocks, yung ROX sa may Marky Mall ko nabili yun eh. So medyo mahal. Yung tent doon sa Decathlon, ang laki-laki pero nasa 11,000 lang. Good for 4 person na. Eh yung nabili kong tent sa Rocks, 7,000, pang dalawang tao lang, napakaliit. Kaya okay lang umulan since mall naman yung Decathlon, hindi naman tayo mababasa sa loob nun. Ano to, nagkabuhol-buhol na yung traffic. Siguro kakalabas lang ng mga traffic enforcer kaya ganito nila nadatnan, no? Isasama ko sana si Silero kaso kukuha ng NBI sa Clark eh. Mukhang inaasikaso niya yung para sa trabaho niya. Dulas, naramdaman ko pag tinotrottle ko, nag-i-skid yung aking tire sa likod. Oh. Based dun sa FB page ng Decathlon Clark, kabubukas lang nila ng April this year. Hindi ako familiar sa kanya, ngayon ako naging interesado. Kaso tignan nyo naman yung weather, di ba? Ang ganda. Maganda. Chill ka lang, no? Pero kung may private kang lakad like me, super bad trip to dahil basa kang papasok sa mall, no? So kaya naman yung aking riding boots ay hindi high cut. Di para pagka naglalakad-lakad ako sa mall o sa ibang mga establishment, hindi tayo mukhang super hardcore na rider, no? Naka riding boots pa. Buti na lang nakago, sakto. So, nakakatakot yung daan. Wisik-wisik. Mukhang lulubog na naman sa dadaanan ko. Dito na ako sa SM Clark. Buti naman tumila na yung ulan dito. Doon banda, sobrang lakas. Tingnan nyo yung kamay ko, tumutulo. Tapos yung ibang sasakyan, tuyong-tuyo, oh. Hindi pa natin alam kung papunta dito yung ulan o doon lang yung ulan. Tapos ngayon dahil nabasa yung motor ko, buo yung tunog ng tambucho. Ay, ito na, kulay blue guys. Unlucky, oh. Decathlon Clark. Ah, picture tayo dito. Decathlon. Magkano po? Solid. Lakas. Eto, may nakapark na Triumph dun, oh. Kawig pa ng motor ni Joseph. Thank you. Ang ganda ng parking natin, oh. Ako lang yung basa, oh. Solid. Hey Joe. How are you, Joe? Hi guys, naglalakad na ako. Nag-face mask na ako kasi mahirap na, diba? So, maulan na. Sabi ko na eh, pupunta dito yung ulan. Naunahan lang natin. Papahalam tayo kung pwede mag-video sa loob. Pwede mag-video? Pwede po. Ah, okay. Buti, nagpahalam ako. Okay, saan yung pang-overlanding natin dyan? Overlanding, sir? Ano bang klaseng overlanding? Car camping. Car camping. Yes. We have one on car camping here. Sir, for the car camping. Okay. Yeah. Yes. OSL in camping. Yes, sir. Thank you, thank you. Hi, sir. Ah, magtitingin lang, ma'am. Sige, sir. Dami kasi nag-vlog ng Decathlon. Napagaya lang din ako. Original, ma'am, saan nagmula yung Decathlon? Di ba sa Pasig, matagal na rin yun? Yes, sir. Pero yung company po namin, sir, is French. So, nag-originate talaga siya sa France. Tapos yung, ano, first namin store is Alabang. Alabang. So, pang 7 na po na store to, but it's the first outside Metro Manila. May mga tables din sila. Ito mukhang okay to. Daming upuan dito kaysa bumili ka sa Shopee na mga mura lang. Ito mukhang quality naman eh. Pero nasa mga 1,300 yung price. Ito naman yung mga ilaw guys oh. May kainan pa. Sa iba nakikita ko ang mamahal ng tinda eh. Ito naman yung mga cute upuan. Wow. Ito okay to. Ito ganda ng kulay.
pang overlanding yung design. Dito naman, puro mga backpacks. May pantrip pa naman ito. Dito, para sa mga nagte-trekking. Oh, may cups din pala dito. Oh, di ba? Ganda yung tela niya. Manipis dito, mas mabilis matuyo ba? Ay, ito yung kailangan ko. Ilaw para sa ulo. Para pag nagluluto ka sa gabi, hindi mo hawak ng ilaw mo. 5,200 lang, oh. Okay yung laki niya para sa 3 person. Okay din tong inflatable nila. 1.9 lang, oh. Dito yung matutulog. Dito naman yung mga gamit mo sa gilid. Ito pala yung tinatawag nilang person block. Fresh kasi hindi daw masyado mainit sa loob ito. Tapos black naman yung loob. So kapag ka natulog ka na tanghali, hindi mo na kailangan ng eye cover. Madilim na siya. Meron din silang mga scooter pero hindi di battery, guys. Skateboards, meron din. May mga bola din dito. Ang laki ng tindahan na to. Running shoes, meron din. May pang gym din sila dito, guys. Oh. Mga machine. Yung pang boxing equipment. Chinelas. Pang swimming naman ito. Meron silang ganito. Touring kayaking. Ayos ah. May pang surfing din sila, oh. Pang volleyball. Sandals, meron din. Wow. And then, dito na tayo sa pang camping natin. Ito yung mga ilaw nila. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong ilaw nila. Ito kasing ilaw nila, guys. Recharge. Pag nalobat siya, pwede mong kargahan ng manumano. Ikot mo lang ganyan. Ang brand niya is Quechua. Nag-charge siya ng manumano. Kung wala kang power bank or saksakan para sa kuryente, yan. Habang nagkakape ka, nag-charge yung ilaw mo, di ba? Pinapakilala ko nga pala sa inyo si Super Saiyan. What's up, guys? So nakasasakyan po siya ngayon, di po siya rider. Lalo yung motor ko, guys. Oh, may saline. Then joke lang. Ito yung napupusuan kong tent, tong fresh and black. So ang kinagandahan itong fresh and black, press ko siya dahil marami siyang vents. Tapos kulay black yung loob. Kahit tulog ka ng tanghali, madilim. Tsaka dalawa yung layer niya para sa ulan. Meron siyang layer para sa loob, meron sa ito sa labas. Yung tent ko nung nag-camping tayo, 7,000 yon. Tingnan mo yung price niya. Oo, ano, 5,200 lang. But, pero ang laki. Ang laki, di ba? Bili pa ako nito, ah. Ito yung, ano, yung nga, pasok nga. Oh, di ba? Ang laki, di ba? Oh. Pwede ba dito? Oo, oh, yun, ah. Pwede. Di ba? Hipon mo na lang. So yan, pinakuha na natin yung mga bibilin natin. Salamat kay Silero, sponsored by Super Saiyan. Fresh and black yung kinuha natin. And ito yung ground sheet, sir. Ito yung tent ninyo. Kulang ako ng mattress na yun. Ito naman yung bed natin, tsaka yung foot pump. Ma'am, ba't may hawak kang brief? Sir, running shorts. Ay, sorry, sir. Iniwan kasi dito. Magkano lahat inabot, ma'am? Bala ko kasing kumuha rin ng ilaw na di ganun, pag nalalobat. Kuha lang kuha. Pagbudol lang ng pagbudol, plus 680. H 550 na yan, sir, ah. Your tent is 5290, airbed 1990, 590 po yung foot pump, and then 680 po yung ground sheet natin. So ano, sir, yung inaano mo? Yung ilaw na pag nalobat, pwedeng i-charge ng kamay, ma'am? Ah, dynamo. Ano, ma'am? Dynamo. Kala ko nagmumura. Ayan, sir, 1390 add natin. Yes, ma'am. 9940. Ayan. O meron ka pa 60 pesos, sir, para mag 10k. 899. 10k. Okay. So yan na, 10,000. Huwag mo nang subukan, mapapahamak ka. Malay mo, mag 1 million views. Sure ka ba dyan? Try mo. Dapat yung may tricks, ha? Hello. Tulak kita. Galing! Oh. Okay yung sound system niya. Oh. Dati pa nauso yan sa mga motor noon eh. Nice! Ingat, sir! Ngayong nakabili na tayo ng tent, papakita ko naman sa inyo yung update kay Tonton. Kaso sakto lunch break. Sana bukas yung shop kung saan natin pinagawa. Titignan lang natin kasi ayon sa kanila matatapos ang ating sasakyan ng June. So June na ngayon, update lang. Tignan lang natin yung status para makapa natin kung kailan tayo magka-camping, no? Wala namang problema kahit umulan sa camping. Hindi ko pa naman na-experience na ulanin habang naglayas sa bahay. Ba, nakakalito yung daan, walang guhit.
So anong pinasyalan ko siya dati, yung unang-unang pasyal ko sa kanya, naka-primer na. So dito lang yung located sa Pandan. NXTGEN Garage po yung pangalan ng kanyang tindahan. Tapos hindi tulad sa iba na salpakan lang yung mga suspension. Sa kanila pwedeng mag-fabricate. Halimbawa hindi fit, mga gagawa nila ng paraan. Ayun naman dapat kasi pag after mong mag-offroading, sigurado may gasgas yan sa ilalim, sa fender, tapos ma-disalign pa yan. So maganda sa tindahan yung complete package na hindi ka napapupuntahin sa ibang tindahan. Ayan na, ito yung NXTGEN Garage. Ama niyan. Oh, maka-vlog ko na. Maka-vlog ko. So siya pala yung may-ari. Siya yung may-ari, guys. Iyan oh. Kini ka guys na light ko. Kini. Iyan oh, apa-apoki oh. Awa, yan. Ito yung sinasabi ko guys kasi hindi pwedeng lagyan ng winch yung ating sasakyan kasi nga walang paglalagyan. So ito yung sinasabi ko na pwede silang mag-fabricate para mailagay nila yung winch. Ito na yun. Ito, dyan ilalagay yung winch, no? Ayos. Sila yung mga nag-lips ng 10 inches. Pakita ko sa inyo guys yung sasakyan. Ayan, so dyan ilalagay sa loob ng bumper. Ayan, ayos oh. So ganyan ang itsura niya. So ilalagay pa rin yung stock bumper natin. So hindi kasi pwedeng walang winch. Hindi natin alam yung possible na terrain na dadaan natin. Hindi natin alam, baka mabara tayo minsan. Ngayon so napintura na yung ating sasakyan. Ano yung bumper niya guys? So kinat nila yung butas sa gitna para dito lulusot yung winch. Oh, di ba? So napintura na rin yan. Ayun yung winch natin oh. Ayan oh. Nagmukhang pang hard trail yung sasakyan ko. Ayan oh, ayos. Pipinturahan pa natin ito. Oo. Ayos oh. Pwedeng pang hila ng truck yan. Kaya basta portance. Ah, portance yung ating winch. Ayan oh, may subscriber tayo dito. Anong pangalan sir? Kevin David sir. Ano kasalanan? Ikaw sir? Gerald sir. Ilan ang asawa? Yan oh. Thank you ha, thank you. Ingat. So yun, meron palang takip yung daanan ng tali. Saan yung switch niyan, sir? Pwede natin lagyan doon sa loob. Wireless din yun. Merong wireless. Oh, talaga? Wireless remote? Meron. Ah, yun, sir. Ito, ano to? Bomba? Wireless. Yun yung wireless. Ayan. Connect mo lang yan dito, sir. Ah, okay. Kaya yung wired. Ay, tapos ito? Pag walang battery ito, pwedeng manual. Ah, okay. So, dual purpose siya. Tapos may flashlight na rin siya. Okay, parang RC na ano. Okay, yun lang. Saksak ko. Nice. So available yan dito sa next din, alright? Nililiyan na eh. Patapos na yan. Meaning, tapos na. Ito naman sir, flat siya. Pagka pinaping natin yan, babalik sana yan sa dati. Yeah. Babalik siya sa dati. Pwede kang manalamin dyan sir. Anong brand ng toothpaste sir? Ayan sir. Timeless. Timeless. Okay. Yan pa lang sir. Oo nga no? Grabe. Ayos sir. Kaya tapusin ko muna lahat sa paglilihan sir bago ko ipapin. Okay. Complete package dito. Kumbaga kahit hindi modelo yung sasakyan mo, gusto mong palagyan ng bull bar, bumper, dito pwede. Ngayon pala ako nakakita ng top lander na may ganyan. Tayo pa lang. Ayan, syempre after nito, pipinturahan nila. So tatanggalin ni sir yung uneven surface dahil sa welding. According to Sir John, ina-rapturize daw niya yung painting to. Ayan. Para hindi mangalawang. Para hindi mangalawang, no? Yun yung ano, tinatawag nilang unscratchable paint. Oh. Shoutout, Bigal Boys. Raymond Nunag, Carlito, Garcia. Sigoy pa eh, no? Ito yung kanilang working area. Then meron silang lifter and wheel alignment. Tapos isa pang lifter para sa under chassis work. Ito yung customer's lounge ni sir. O meron pala silang agad available na steel bumpers. Siyempre meron din silang mga mags. And ito yung mga sasabi ko like coil spring, upper control arm, shock absorbers. Add a lip ito. Ito naman yung under vehicle. Oh, protection. Snorkel. Then, kung napapansin nyo, hindi ganun kadami yung stock nila, eh, pwede naman kasing mag-order na, sir. Na kung ano yung type mong design ng mags and kung anong brand, pwedeng kuhanan. Like ako, wala naman silang available na winch na kinuha lang nila yun eh, sa supplier, di ba? Diba? At least, hindi na ako napagod, sila na mismo yung nagtrabaho para sa sasakyan ko. Okay, so let's continue our vlog. Thank you! Oh.
Ayan, nakaka-excite naman, no? Kaso may problema ako ngayong araw, eh, ngayong binablog ko ito. Mahina daw yung internet ng PLDT. So sinabi ko kanina, agad-agad i-upload ko yung video na to. Kaso hindi ako sure kung aabot dahil sa signal, napakabagal. Township! Dito marami ding nagtitinda ng mga accessories ng sasakyan eh. Like dyan oh. Yan yung suki kong nagtitint. Dito naman okay din yung mga accessories, like yung para sa Wigo ko meron din. Nung nasa Decathlon Clark tayo, nag secondary camera ako doon, di ba? Hero 11. Then naka 2.7K tayo. So yung camera ko na yon, naka-on yung kanyang LCD screen sa likod at sa harap. So, continuous recording ako, agad siyang umiinit. So ginawa ko, pinatay ko yung screen sa harap at likod. O kanina nagbablog tayo sa NXTGEN, kung okay naman, hindi naman nag-overheat. Umiinit, pero hindi siya ganun kabilis mag-overheat. So ganun na lang gagawin ko. Mahirap lang kasi kapag di mo nakikita yung screen, hindi mo alam kung nasa correct angle ba yung tao. Hindi nakikita ng tao yung mukha niya. Like ako, hindi ko nakikita yung mukha ko pagka tinapat ko sa akin yung camera. Guys, maraming salamat. Hey, for speed.